What's up guys? Welcome back to my channel. So, for tonight video guys, so ito po yung trip to Oman part 2. So, nandito na po kami sa Oman or Muscat City. So, ito po yung view niya tuwing gabi. This is it. So, nakikita na po namin yung hotel na binook namin from booking.com. Ito po yun, Farah Hotel. Nandito na po tayo. Let's go, pasukin na natin. We're here. Hi. Hello. Yeah, we have reservation from booking.com. Booking? Free or just this. Yeah, I can park. There's no toll fee or something. They will not pick it up, right? Because in the UAE that we have parking. Here, no. And that this part. Okay. No problem. Ito po yung nasa lobby ng Farah Hotel. So far naman maganda siya, malinis, not crowded, and very accommodating po yung receptionist nila or yung mga tao nila, although mahirap silang kausapin ng English. Finally, we're here in Oman. We're here in our hotel, Erica Jean. Welcome home. Welcome to Oman. Ano magluto? Go. What's up first? Because you're in the hallway. 807. Lahat ng passport nandyan? The door is closing. Sa akin lang kinakain. Yeah. Sa akin pala tayo. Elevator! Haggard! Longest thing you take long. And then why us is feel? We're haggard. Six hours biyahe guys. Nandito na kami. So magre-relax muna kami and then magdi-dinner kami sa labas. Tapos bibili kami ng SIM. Almost 6 PM na siya. Night na. Ogo. Okay. Okay. Ito, 7. We're here. Ito ba? You change. Magkaiba pala yung kitchen. Hi. Wow, nice. Big. Very big. This is the room, our room. Yan, guys. So, puntahan tayo sa... Binigay mo na? So, may kitchen na siya, guys. Thank you. Bye, kuya. Thank you. Isara mo, Bi. Thank you. Yan, may mga microwave, cupboards. Pwede mong magluto. Pwede kang magluto dito. May mga ano na din. Yan, trash can. May refrigerator. Maganda siya, ang laki. And cheap lang siya. Then may ano ata yan dyan. Tapos, dito tayo sa next bedroom. Wow, may living room. Alam, maganda pala talaga siya. Yan, may living room na siya. Yan yung luggage namin. Yan pala yung nakikita mong pan. So, ito yung bedroom. Paihin na siya. Wait lang.
Wins. Why? You are showing in the video. Ah, you and Erica is there. Separate. So here our master bedroom. Daddy is resting because he's tired. Yan. Maganda siya. Very cheap. So ito yung next ng ano, master bedroom. Yan. Dito yung shower room. Yan. Cupboard. Nila, hanger, same. May chinelas din. Yan, extra unan. Hi, Daddy. May TV na din. Yan, may mga cabinet. Ilang days tayo dito? 2 days. 2 nights. Nasaan yung internet? So, yan yung labas. Pero night na siya. Wala na tayong makikita dyan. May telephone. Few moments later. Tapos na po kaming nagpahinga. Tapos na po kaming, tingnan mo nga, ano. Haggard na haggard talaga. Pahinga kami saglit. Galing sa biyahe. Tapos nagpa-deliver na lang po kami ng talabat para sa dinner kasi pagod na kaming lumabas. Pero kailangan naming lumabas para bumili ng SIM card kasi hindi namin alam, wala kaming internet, paano kami gumala bukas. So, bibili kami ng SIM o man SIM. Nandito na kami sa mobile shop. Sa mobile shop. Sa mobile shop. Yan, bibili kami. Real, money real. 7 days na. Ilang GB na yun. Meron ko fast charging hona chahiye. Bas aur kuch problem nahi. Ano yun na? Meron ko fast charging hona chahiye. Bas aur kuch problem nahi. Ano yun na? Tape, can you put it in? Just tape it in? And here? Yeah, better. I'll put tape. Few moments later. So, finally guys, nasa hotel na kami. After 6 hours naming biyahe, 6 to 7 hours na siya, including na yung mga stopover namin, yung pag-immigration, kasi medyo matagal din yung sa immigration, medyo 30 minutes to 1 hour din ata kami sa immigration, Oman immigration, tapos yung pag-stopover namin, nagko-consume din siguro ng 30 to 1 hour din yung stopover namin. So, kaya umabot kami ng halos 7 hours yung biyahe namin from Abu Dhabi to Oman. Pero, finally, nandito na kami guys. Nag-stay kami ngayon sa Farah Hotel. Maganda siya guys. Very cheap lang. Alam mo ba, tips namin guys, mahilig na kaming mag-travel ngayon. Ano, payo namin guys, hindi kailangan ng luxury or magagandang hotel, mamahalin na hotel kasi alam mo yung pag nagta-travel ka sa ibang bansa, yung ano lang kasi, yung kailanganin mo lang is yung matutulugan mo kasi whole day ka namang nagtutour sa labas. So, ang importante is yung tulugan mo, uuwian mo. So far naman yung hotel na nabook namin sa booking.com is mura lang siya. Imagine mo, 600 plus lang yung nabayaran ko. 2 nights na siya, then 2 rooms na din siya. Hotel apartment siya. So, ibig sabihin pwede kaming magluluto doon. Pero nice, maganda siya guys. Maganda siya. Hindi mo kailangang mag-book ng mamahalin na hotel kasi practically
tutulugan mo lang talaga yung hotel kasi whole day nasa labas ka, magtutour ka, magbabayad ka ng mahal, super mahal na hotel. So, hindi sulit yung bayad mo. So, tips namin guys, simula noong nagta-travel-travel na kami sa ibang bansa is kumukuha na kami ng mumurahin pero malinis naman. Marinis at maganda naman. So, kasi, ano kasi, diba, kagaya ngayon, ang check-in time is 12 p.m. Pero, anong oras na kami dumating? Mag-alas 6 na, mag-alas 7 na. So, ilang oras yung na-waste namin sa hotel kung magbabayad ka ng mahal? Ilang oras yung na-waste mo, diba? Tapos, bukas ng umaga, gigising kami kasi itutour namin yung Uman or yung Muscat. So, uuwi kami for sure gabi na. So, hindi talaga practical na magbabayad ka ng mahal na hotel para lang matulog ka lang, uwi, tulog lang talaga. So, payo or tips namin guys, dapat kung mag-ibang bansa kayo, murang hotel is okay na kasi tutulugan lang naman. Pero kung nasa like for us, Abu Dhabi, syempre nasa Abu Dhabi na kami nakatira. So, syempre ini-experience din namin yung mga mamahalin na hotel sa Abu Dhabi. Kasi nasa Abu Dhabi ka na, tapos mura pa din yung i-stayan mo. So, at least, susulitin mo na din yung mga mamahalin na hotel kung nasa UAE ka. Pero kung sa ibang bansa ka, practically, tips namin is choose cheapest hotel lang talaga kasi tutulugan mo lang talaga siya. Hindi talaga sulit na magbabayad ka ng thousands para lang tulugan mo. Ang importante, malinis yung hotel. Maganda siya, accommodating din yung mga staff, which is napaka-accommodating din ng staff dito. Pagdating pa lang namin, so inano na kami. So that's it for today's video guys. So sana sa mga gustong mag-travel or mag-road trip or mag-via car lang, via land, from UAE or Abu Dhabi to Oman, ito guys, panoorin nyo to kasi dito nyo malalaman kung ano yung mga kakailanganin nyo para makapunta kayo sa Oman. So see you to our next vlog guys. Bye!